What's up mga ka-normies? Bagong season na naman at bago na rin ang emblem system. Kaya naman narito ako para magbigay ng 5 tips para sa ating mga solo gamers na gustong makaangat agad sa Mobile Legends. Sa content na to, magpo-focus tayo sa Marksman dahil sandamakmak ang nagma-Marksman ngayon sa ML pero grabe talaga. Nai-stress ako dahil marami sa kanila nagma-Marksman pero laging nabubugbog kahit late game na kaya panay talo. Kaya ngayong season, lagi akong nagma-Marksman, hindi ko pinagkakatiwala sa mga randoms dahil alam mo yun, may stress ka lang talaga. So, di na ako ganong mag-focus sa emblem dahil maraming content creators na yung gumawa ng guide para sa emblem system. Mas mag-focus ako sa kung anong dapat mong gawin bilang Marksman. Oo, ikaw, kaya panoorin mo to. Pero bago yan, pasadahan ko lang saglit yung personal preference ko sa pag-configure ng emblem sa mga Marksman. Kung wala ka pang idea, so bibigyan lang kita ng idea. May isang pattern lang ako sa mga Marksman ko. Ito ay ang Agility, Tenacity, at Quantum Charge. Lahat ng MM ko, ganyan yung configuration. Nagkakatalo na lang sa emblem. Halimbawa, kung si Glood yung gamit ko, basic common emblem yung gagamitin ko para alimana. At kung kay Bea naman, Assassin Emblem para sa penetration. Kung kay Kari, Marksman Emblem at so on and so forth. So ano ang logic ko bakit ito yung napili kong configuration sa talent? Well, una, agility para mas matulin ka makapag-rotate sa mapa from early to late game. Tenacity naman para sa survivability mo sa lane at quantum charge naman para sa HP regen at movement speed. Ito yung Electro Flash dati, yung Quantum Charge, kung naaalala nyo. Sa akin kasi, mas pumapabor ako sa survivability dahil as a marksman nga, malambot lang ako. Alam nyo ba na ilang beses na akong nailigtas ng configuration na to kahit inaapat ako sa lane kung minsan? Dahil nga medyo makunat ako at may HP regen, nakakaligtas pa ako dun sa mga early ganks nila. Again, uulitin ko, personal preference ko lang to at hindi ko naman sinasabing gayahin nyo. Binibigyan ko lang kayo ng idea. So, let's go. Here are the top 5 tips para umangat ka as a marksman. Disclaimer lang na hindi 100% ang win rate mo dito. Mas mapapataas lang yung win rate percentage mo dahil solo gamer ka nga eh. Siyempre mabibigyan tayo ng mga toxic na kampe. Number 1, master your hero. As a marksman, dapat alam mo ang mechanics ng hero mo. May mga marksman na malakas sa lane at mahina sa lane sa early game. Hanapin mo yung marksman na babagay sa playstyle mo at yun ang i-master mo. Sa case ko, ang master ko ay si Bea, Claude, at Kari. Yan, kabisado ko yan kahit nakapikit kaya ko yan. The joke lang. Karamihan kasi sa nakikita kong MM pumapalag kahit di pa kayang pumalag. O di naman kaya, kaya naman pumalag pero hindi hinaharas yung katapat. Dapat alam mo yung power spike ng hero mo. Kung hindi mo pala alam ang power spike, may content ako about dito, panoorin mo na lang. Mas tataas ang chance mo manalo kung gamay mo yung hero mo. Dahil second in nature mo na yung skills nila, ang poproblemahin mo na lang yung strategy para manalo sa laban na yun. So ano-ano ba yung mga strategies? Eto, number 2, farm efficiently. Bilang isang marksman, ang pangunahing layunin mo ay mag-farm at mag-ipon ng gold para maging malakas sa late game. Mag-focus ka sa tamang paglasit ng mga minions, jungle monsters, upang ma-maximize yung bigay na gold sa'yo. Sa early game, mas priority mong mag-farm muna at sumali ka lang sa teamfight kung malapit lang sa'yo yung laban. Ang tekniko rito, kung malapit lang yung teamfight, re-respo ako pero hindi ako magtatagal to the point na makakamiss ako ng minion wave. Kapag may core item ka na, pwedeng-pwede ka nang sumama sa teamfight. Sa late game naman, hindi mo na kailangan mag-farm kung full item ka na. Mas kailangan mo nang mag-focus sa susunod na tip, which is 3. Positioning. Ito ang one of the most crucial things as a marksman. At dito talaga ako humahanga sa mga pro player dahil sobrang galing nilang pumosition sa mapa. As a marksman, kailangan mong dumamage sa kalaban habang nakaka-free hit ka. Kailangan ding pumasok na nasa timing, katulad ng ulti ni Claude. Hindi pwedeng papasok ka habang may crowd control pa yung kalaban, kaya sobrang importante ng positioning sa isang marksman. Ito yung ilang paraan para gumanda yung positioning mo sa laro. Huwag kang maglalakad sa bush na walang vision ng kampe kasi mamaya may nakatago pala dun tapos mahuli ka, diba? Sa teamfight naman, huwag ka kaagad magpapakita hanggat hindi mo nakikita yung damage dealer ng kalaban dahil siguradong sigurado ko kung ikaw ang uunahin nun once na magpakita ka na. Ito yung hindi nare-realize ng mga marksman eh tapos magchat-chat.
ako lagi inuuna. Eh, malamang ikaw yung marksman, natural yun. Kahit ako kalaban, ikaw uunahin ko, diba? Anyway, kapag nakita mo na sila, lumayo ka sa mga yon para hindi ka nila maabot at mag-deal ka ng damage. Para malaman ang location ng mga kalaban, narito ang susunod na tip. Number 4, map awareness. Ito yung isa rin sa pinakamahalagang tip sa video na to. Hindi talaga mawawala sa tips ko dahil fundamental ito sa MOBA. Lahat ng player dapat alam to, kahit anong role. Lagi ka dapat nakatingin sa mapa dahil diyan ka mabibigyan ng information kung saan na posibleng pumunta yung kalaban. Diyan mo rin makikita kung papunta na ba sila sa'yo based sa huling location nila. Dito ka rin makakapag-decide kung panatag ka bang makakapag-split push o mag-farm ka lang muna sa mga jungle camps nyo. Trust me, kapag tumaas yung map awareness mo, ding hindi ka na mabubugbog ng kalaban kahit bugbog yung team nyo. Number 5, positive communication and adaptability. I know mahirap ang solo, pero importante pa rin ang positive attitude at kakayahang mag-adjust. Bibigyan talaga tayo ng toxic, hindi mawawala yan, pero at the end of the day, ikaw yung may hawak ng hero. At nasa iyo kung magpapa-apekto ka sa katoksikan o magpo-focus ka sa game. Mag-communicate ka sa teammates gamit ng ping, quick chat messages, para mag-coordinate kayo sa mga objectives. Mag-warn ka rin sa teammates sa galaw ng kalaban o humingin ka ng tulong. Simpleng chat ng F for flicker or ret for retribution, malaking tulong na sa kakampi mo para malaman nila kung na-burn na ba ng kalaban yung retribution o flicker nila. So kahit solo gamer ka, kailangan pa rin ng teamwork sa team. Kapag toxic yung kakampi mo, i-mute mo na lang kaysa makipagsagutan ka pa. Adaptable ka rin dapat sa playstyle ng mga kakampi mo. Siyempre, as a solo gamer, hindi kayo pare-pareho ng mga playstyle, so dapat marunong kang umadapt at tumingin kung play safe ba sila o aggressive sila. Kung play safe, edi play safe ka, dapat mag-adapt ka dun. Kung aggressive naman, edi mag-respo ka. Hindi yung sisisihin mo sila, bakit walang pumapasok, eh play safe, palalaruan nila, tapos pumasok ka, yun, patay ka, diba? Kung gusto mong umayon sa playstyle mo yung laro, maghanap ka ng kakampi mo. Tandaan, para makarank up bilang solo gamer, kailangan mo ng pasensya, skill, at kakayahang mag-adjust. I-focus yung pag-i-improve ng gameplay. I-replay mo yung mga laro mo para malaman mo kung sa mga areas na kailangan mo pang i-improve at maging matyaga ka lang. So good luck sa yung solo journey, Kanormie. Yun lang.